years for him to realize, nako, talagang wala nang mangyayari sa ano, request ko. I have to come up with something more dramatic, more grandstanding para talagang ma-actionan. And kung hindi ma-actionan, at least something's going to happen. Ito rin daw ang naging karanasan ni Engineer Jun Ducat bago niya gawin ang pang-hostage noong 2007. Tinatawag kong madramang pamamahayag. Yun sa akin, halos 2 taon ko pinlano yun. Para maiparating ang hangarin, ang isang hostage taker, handa siyang ialay ang lahat. Patay kung patay. Damay-damay. Tanggap ko na mawala ang lahat sa akin. Tanggap ko mawala ang mga anak ko sa akin. Ang lahat ng karyera, ang biyaya na bigay sa ng Diyos sa akin. Pero kahit na suicidal, hindi ibig sabihin na ang pagho-hostage, hindi na nila pinag-iisipan. Sa katunayan, lahat ng anggulo is naalang-alang niya. Pati posibleng madugong kamatayan. Kasama sa... Ina-expect ko yun. Kasama sa mga consequences na dadanasin yun. Yung madugo. Yung after nun eh, maaaring makulong ako. Halos may pagkakapareho man ang kaso ni Engineer Ducat sa kaso ni Captain Mendoza. Ipiniliwanag sa amin ni Dr. Delioza ang iba't ibang klase ng hostage taker. The type of hostage taker which is most popular or most known is yung terrorist. Yung isa naman is yung criminal caught in the act, tapos mga hostage as to get some human shield, no? Thirdly, may mga suicidal na tao. They just get people para who die along with them. Fourthly, we have the angry individual. Ngayon, si Ducat falls under that category. Pero paalala ni Dr. Delioza na ang sikolohiyang bumabalot sa isang hostage taker. Delikado. We have to understand all hostages are suicidal in some sense. And of course, they don't want to die alone. They want na may iba na kasama. Para mas may impact. Ako na lang mag-isa rito eh. Filipino police bungled bus hostage crisis. Isang mensahe pa uli ang ipinaabot ng hostage taker. Pero hindi ito pinagbigyan. Madugo ang kinalabasan ng hostage taking noong Lunes. Kanya-kanya ng turuan at sisihan kung sino ang may kasalanan. Pero meron po tayong nakakalimutan, ang mga biktima. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, may 4 na klase ng hostage taker at iba-ibang dahilan nila kung bakit nila ginagawa ang pang-hostage. Pero iba-iba rin pala ang mga biktima o yung tinatawag na hostage. Sino nga ba ang handa sa ganitong klaseng sitwasyon? Kahit siguro anong lahi o katayuan sa buhay, hindi magiging handa. Filipino police bungled bus hostage crisis. Sa nangyaring hostage taking noong Lunes, may mga bersyon na kumakalat sa kung papaano nangyari ang insidente. Sa nakita naming viral video, marami ang tila na bagabag, nadismaya, at nagulat sa videong ito. Pero mas dapat pa rin daw tayo maging mahinahon at hintayin ang bersyon ng investigasyon. Base sa 3 affidavit na nakuha ng Under Special Investigation, nagawa naming buuin ang senaryo sa loob ng Hong Tai Bus. Sa salaysay ng photographer na si Danilo Nebril, tandang-tanda niya ang umpisa ng isang masayang umaga para sa lahat ng turista.
40 minuto ang inilagi ng mga turista sa Fort Santiago para mamasyal. Sa pagsakay ng mga huling pasahero, ang matandang mag-asawa at ang isa daw lalaki na nakasuot ng uniforme ng pulis. Ang lalaking ito ay ang na-dismiss na si Captain Rolando Mendoza. Sa may step siya ng bus at kausap itong assistant hostage negotiator. At sa kabila ng paninita sa kanya, di bumaba si Mendoza at nagdeklara ng hostage. Ang mga sumunod na oras ay parang impyerno para sa lahat. Sa kabila ng marahas na pakay, mabait naman daw si Captain Mendoza sa kanila. Bagay na pinatotohanan din ng salaysay ng bus driver na si Alberto Lubang. Nakikipagbiruan pa daw ito sa kanila. At binibiro sila, nasisikat din silang lahat, gaya niya. Tumarating na media. Kanina ko pang pangali ni media na ako papapasukin ko dito. Ang sabi, natatakot daw. Sinumali siya. Pero ang biruan, unti-unti nang nauwi sa tensyonadong sitwasyon. Lalo na nung nabigo ang ilang bahagi ng negosasyon. Pakawalan nila ang kapatid ko, hindi! Magbabalil ako dito ng isa! Ang isang putok, nasundan na ng ilang rounds ng bala at hiyawan. Hanggang sa tuluyan ng nauwi sa katahimikan. Nagsanga-sanga na ang mga opinyon. May ganito ang dapat gawin, o kaya ay ganun. Bilanggit namin ito isa-isa sa mga ekspertong aming nakausap. At sa bawat maisip yung dapat na reaksyon, ay meron silang masasabing expert opinion. Si Dr. Randy Delioza ay ang natatanging psychology at psychiatry expert sa bansa. Well, first of all, let's all hope that we never become hostages, no? Pero if that happens, there are some basic principles na dapat gawin. Number one, try to shut up. Subukan yung mingay dyan. Speak only when you're spoken to. Follow all the instructions of the hostage taker. Ikaw dun kayo! Be respectful and courteous towards the hostage taker. And yun ang basic, be patient. Just pray and hope that the negotiators and the enforcers are doing their job. Basically, as hostages, we are in the hands of the negotiating team, the hostage taker, and the law enforcers. Ito naman ang mga tips ni Colonel Hermine Hilda Salangan. Si Salangan ay ang Chief ng Regional Health Service ng National Capital Region Police Office. Isa siyang batikang psychiatrist na may mga training pa abroad. If there's already a negotiator na nag-i-interact na, yun lang dapat. Hindi dapat sila nang gugulo doon. Siguro what they should be doing is really finding ways and means of escape, no? Trying to assess yung area, you know, yung ganon. Tandaan yung in case that they are able to escape, pag naka-escape sila, maisasabi nila, no? When they get the brief, kung ano yung mga, kung nasaan yung tao, ano yung safe area. Pero malaking risk daw kung gagawin ng isang hostage victim ang ganito. Sasalita ka lang pag kinakausap kita. Everything you do should be based on the situation. In other words, we have to flex. Okay? Siyempre, kung hostage victim tayo, our first inclination is umanap ng exit, umanap ng way of escape. And of course, we should do that. However, if you are really planning to escape, dahil meron na kayong nahanap na exit or you know, another way, you have to weigh the consequences, the pros and cons of escaping. Because look at this, you may be able to escape, but the result of this is that everyone else may be killed at your expense. Noong Lunes, naging isa sa mga pinakamahirap